Okay mga bro, for today's video ay mag-install tayo ng mga parts sa may left crankcase ng XRM125. Sa mga wala pang idea dyan kung ano ang mga nilalaman dito ay halina at sundan ang video na ito para magkaroon kayo ng idea. At kung bago ka pa lang sa kanyang channel mga bro ay paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. KRYJ Moto DIY. Okay mga bro, ang una natin ilalagay ay ang tensioner guide mga bro. Yan, ganyan lang mga bro. At pasok nyo lang dyan mga bro. Pagkatapos mga bro ay isunod naman natin ang kanyang tensioner setting plate. Yan, tamang higpit lang mga bro. Tapos mga bro, ang sunod naman nating ilagay ay ang timing chain. Pasok nyo lang mga bro, tapos ilagay sa kanyang timing sprocket. Siguraduhin lang mga bro na nakapwesto ng maayos ang timing chain sa timing sprocket. Pagkatapos ay yung bearing push plug mga bro. Higpitan mga bro ang kanyang tornilyo mga bro. Yan din ang lock ng timing chain mga bro, para hindi kumalas mga bro. Pagkatapos mga bro ay isunod na natin ang magneto mga bro. Yan, kasama na ang Bendix drive mga bro. Tapos may needle bearing na dyan sa loob mga bro. Ikinabit ko na mga bro. Ganyan, itapat nyo lang sa kunya mga bro ang may kunting lagayan ng kunya dyan sa may magneto. Pagkatapos, isunod natin mga bro ang starter reduction gear. Yan mga bro. Pagkatapos, ang kanyang pin. Yan, ay pasok lang dyan mga bro. Tapos, ang kanyang collar mga bro. Starter reduction gear collar. At isunod na natin mga bro ang washer. Yan mga bro, dyan nakapwesto. Tapos isunod na natin ang kanyang lock. Ang kanyang lock nut mga bro, higpitan lang mga bro. Tapos kanya na yan mga bro. Tapos yung may arrow mga bro, yung gear shift sensor mga bro ay inalagay ko na pala mga bro. Madali lang naman yan mga bro. Pagkatapos ay pwede na nating takpan mga bro. Ganun lang mga bro. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa sunod pa natin na mga videos. Alright.